Good evening. May the Sacred Heart of Jesus fill our hearts with meaning in spite of the trials and tribulations we are suffering. This morning I was fetched, go to BGC, to discuss AI and chat GPT on education. How do you educate? If there's already artificial intelligence, there's chat GPT, how do you educate the kids? Chat GPT is 1,000 times more powerful than Google. Pag nag-search ka sa Google, minsan 10 billion ang nahahanap niya. Mas grabe ito. Pwedeng magsulat ng thesis. Kaya maraming natatakot na. Paano ba matuto yung mga bata? Sasabihan lang, magsulat ka nga ng thesis tungkol kay Aristotle at saka Plato, yung concept nila of the good. Susulatin niya. Kaya pinagamit ko sa aking mga estudyante. Nagre-research sila, may philosopher silang napipisil. Napapadali daw yung kanilang trabaho. Ang problema lang, nangunguha lang yan siya doon sa mga nakalagay na rin. Eh kung yan mali, mali din siya. Ang yabang pa naman yan magsalita. Parang nakaprogram. So kanina, pinaliwanag, ano ba yung AI? Ano ba yung chat GPT? Yung GPT, Generative Pre-trained Transformer. Wala ka rin maintindihan sa mga salitang ginagamit. Pero, ang tindi mag-search. Kasi, halos quantum computers na kasi ang ginagamit nila ngayon eh. Ngayon, ito ang sasabihin ko. Kahit hindi nila pre-program, parang may emotions na raw yung chat GPT. Tinatanong nila, halimbawa, dalawang box. Ito kay Agnes, ito kay Ernest. Nilagay ni Ernest yung pusa sa kanyang box. Tapos umalis siya. Nang wala na siya, kinuha ni Agnes yung pusa, nilagay sa kanyang box. Tinanong ang chat GPT. When Ernest comes back, what will he find in the box? Siyempre, wala na eh. Alam niya yan. Logic yan eh. Kinuha ni Agne. Wala na yung laman. Kaya sabi raw ng AI, he will find that the box is empty. Pero may idinagdag na hindi kasama sa pagprogram. Ernest will find that the box is empty and he will be surprised. Hindi na po program ang surprise. Yung magitla ka, wala sa algorithms dapat yan. And hindi nila alam kung bakit nagkakaroon na nang damdamin ang mga robots at saka artificial intelligence. So, nagtanong yung isa. Sabi niya, si Yuval Harari, may libro, Homo Deus, magiging Diyos na raw ang tao. Pero hindi na siya kagaya natin ngayon. Tayo, malilipol daw. Ang kanyang prediksyon. We will become extinct like the dinosaur. At may ibang mga beings na mas robot na. Pero may mga damdamin sila. Napakalalim na tanong. Tayo ba? Malilipol? Samantalang, tinuhog na ng sibat ang puso ng ating Panginoon. So ang lalim, tawag dyan fundamental option, yung batayan na pagpipili mo. Ang buhay ba may halaga o wala? Marami na ngayon nagsasabi na aksidente lang tayo dito sa ano, pag ano, tuloy-tuloy yung mga galaksi na yan. Kaya lang, sinisigaw naman ng puso mo. Napakasayang naman noong sakripisyo ng mga ina at saka ama, palakihin yung kanilang anak para magkaroon ng magandang kinabukasan. Tapos lalamunin ng walang katapusang kadiliman.
fundamental option. Pinapipili ka. Ikaw ba may patutunguhan? Pag nakalagay ka na sa urn, yung isang dakot na alakbok ka na lang, hanggang dyan ka na lang. Narito tayo ngayon. Naniniwala tayo. Hindi alam ng science yung meaning. Hindi makapagsabi ang mga algorithms kung may kahulugan ba ang buhay o wala. Hindi rin niya mapipredict yung future kasi at the very heart of reality is uncertainty, sabi ng mga quantum physicists. So, hindi naman tayo alipin na lang ng mathematics at saka algorithm na pag sinabing walang kahulugan ang buhay, maniniwala na tayo. Sa robots, pero sa kahulugan ng buhay, sa kahulugan nitong sansinukob, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Yun ang ate. Kaya tayo narito pa. Pag walang fundamental option na may kahulugan ang buhay, nagpapakamatay ang tao. Ayaw ng brain. Ayaw ng ating utak na mabuhay tayo na walang katuturan, walang kapararakan. Nakaprogram tayo, may kahulugan. So kung sino man, si Harari, binabasa ko yung mga libro niyan, ang kakapal ng mga libro niyan eh. Pero parang wala nang pananampalataya, puro science na lang. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Kaya sa, we are celebrating Lent. What are we celebrating? That we could not arrive at our ultimate destiny if we are sinful. So in the first reading, the Lord said, because of your iniquity that you committed, you must die. Balance-balance yan eh. Nagka-utang ka, babayaran. Gehena yung sabi sa gospel kanina. But we are celebrating God's forgiveness also. If the wicked, turning from the wickedness he has committed, does what is right and just, he shall preserve his life. Since he has turned away from all the sins that he committed, he shall surely live. He shall not die. That is our hope. And that is why, in spite of the trials and tribulations, we persist. We even try to love our enemies. Sabi ng Panginoon, if you are angry with your brother, kasalanan na yan. Sasabihan mo lang, nalukuloko. Kasalanan daw, sabi dito. Pagbabayaran mo raw sa gihena. Yan yung sabi ng mga pastor, dagat-dagatang apoy. So, wala tayong ibang mapupuntahan. Let us embrace the sacred heart of Jesus and kagaya ng sinasabi ko lagi, tignan natin na itong fundamental option na may patutunguhan tayo, hindi kagaya ng sinasabi ni Harari at saka yung ibang mga philosopher na wala ng pananampalataya sa Diyos, may patutunguhan tayo. At yung kasalanan ay sala, sabi ng mga Batangginyo. Hindi mo narating yung iyong dapat patunguhan, yung pangwakas mong tadhana na makaisa ka ng Diyos. Kaya si Kristo, tinuhog ng sibat ang puso para makaisa ka ng Diyos, magpasawalang hanggan. Napakatinding pag-asa sana yan. Pero kailang nasanay na naman tayo. Mahal na araw na naman. Fasting-fasting tayo kung balik naman sa dating ugali pagkatapos. Kapag hindi mo panghahawakan yung pananampalataya mo na may patutunguhan yung buhay mo na hindi ka lalamunin ng kadiliman na walang katapusan, walang makakatalo sa iyo pati kamatayan. Sabi ni San Pablo, O death, where is your victory? Death, where is your sting?
Lagay mo man ako dyan sa kolumbaryo, I will rise again. Because Christ has died. Christ has risen. Christ will come again.